Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, July 13, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area dito nga po sa may eastern section ng Central Luzon ay patuloy nga po nagdadalayan ng pag-ulan sa ating bansa at sinasabayan po yan ng ating habagat. Asahan pa rin po natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan at ito nga pong low pressure area na to ay posible pa rin no, na mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Ito nga po ay posibleng dumaan dito sa may parte ng Santa Ana, Cagayan, tapos dadaan po yun ang coastal water ng ating Northern Luzon. Sa pagitan po yun ng Northern Luzon at ng ating extreme Northern Luzon at yung isang low pressure area nga na nasa western section ng ating bansa ay posibleng mag-merge yung dalawa at higupin itong posibleng bagyo. At pagkatapos po yan, asahan natin na pag ito po'y nasa parte na ng western section ng ating bansa sa may parte ng Ilocos Norte, ito nga po'y mas mag-intensify pa. Sa ngayon nga po, asahan natin yung mga pag-ulan dito nga po sa Sulana, sa Iligan, Tugigaraw, Isabela, sa may parte ng Changi, sa may Aurora, sa may Bagyo, La Union, Pangasinan, dito nga po sa may iba Sambales. Asahan din po natin may mga malalakas na pag-ulan sa may Bataan, sa may Metro Manila. Asahan natin tuloy-tuloy na pag-ulan, Bulacan, Laguna, sa may Puliyo Island, Impanta, Quezon. Asahan din natin dito sa may parte ng Batangas, sa may Marinduque, Bicol region, may mga pag-ulan sa Jose Panganiban, Dait, maging dito nga po sa may Mindoro provinces, sa may Palawan. Asahan din po natin may mga malalakas na pag-ulan sa may Coron, sa may El Nido, may mga malalakas din po tayong pag-ulan dyan. Asahan din po natin mayroon din tayong mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan dito sa may Puerto Princesa, Palawan at sa may Bataraza. Asahan din natin na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dito sa may parte ng Birak Catanduanes, sa may Sorsogon. Asahan din natin dito sa may Masbate, may mga pag-ulan San Fernando, Katarman, sa may Kawayan, sa may Visayas naman, sa may Kalbayog, sa may San Policarpio, Katbalogan, Tacloban. Makakaranas din po mga pag-ulan pati sa may Rojas City. Dito naman po sa may parte ng eastern section ng ating Mindanao, meron din po tayong asahan dyan ng mga pag-ulan sa may Surigao City, sa may Bislig. Asahan natin may mahina at katamtamang pag-ulan po tayo dyan. At dumako na nga po tayo no, sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin po natin kung paano nga aangat itong si posibleng bagyong Dodong at yung low pressure area na nasa western section ng ating bansa at hihigupin nga po nito ni posibleng bagyong Dodong yung low pressure area na nasa western section ng ating bansa. Asahan nga natin yan, mas malakas na pag-ulan yung ating mararanasan dyan sa mga susunod pang araw. At kung mapapansin nyo kung saan yung pinaka dadaanan ni posibleng bagyong Dodong, ito nga po ay dadaan dito sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. Diyan po yan sa may parte ng coastal water ng ating Cagayan. At ito naman po ay magkakaroon tayo ng posibleng landfall scenario sa may parteng Apari, Cagayan o dito nga po sa may parteng Ilocos region. Asahan naman po natin yung malalakas na pag-ulan, bunsod pa rin po yan ng ating habagat na hinihigop nga nitong ating posibleng bagyo. Dito mapapansin nga po natin yung pagkilos nitong si posibleng Dodong, no? Dito nahigop niya na nga o nag-merge na sila nung low pressure area na nasa western section ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil hindi lang po yan, meron pa po tayong isa pang posibleng bagyo na imo-monitor na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
Dito nga po magkakaroon tayo ng landfall scenario kung makikita natin sa ating satellite image na magkakaroon ng landfall scenario somewhere dito yan sa may Parikagayan or dito sa may parte ng Ilocos sa norte or dito nga po sa may parte ng Pagudpud. At aangat na po yan patungo dito sa may parte ng China at tinahatak pa rin po niya na yung ating habagat. Ito na nga po yung ating isang low pressure area na imo-monitor na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na ito nga po ay malaki ang diametro po niyan. Mga ilang araw nga po makikita natin yung patuloy na paglaki ng diametro nitong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po mapapansin nyo ha, mas malalakas na pag-ulan ay posible pa rin maranasan ng ating bansa dito nga sa may Central Luzon, sa may Northern Luzon, Bicol Region at sa may parte ng Visayas at meron din tayo malalakas na pag-ulan sa may parte ng Palawan. Ito na nga po, no, bago ito pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay posible mag-intensify na bilang isang bagyo bago nga po yung makapasok ng ating bansa. At pagkatapos po niyan, posible nga po ay dito nga sa may parte ng eastern section ng Bicol Region, umabot na po agad ito ng severe tropical storm, no? Posibleng malakas nga po itong posibleng bagyo na ito dahil nga po makikita natin na malawak din po ang kanyang diametro na habang nasa karagatan pa po yan ay maapektuhan na yan yung ilang bahagi ng ating bansa at posibleng ang tungo nito kung saan din dumaan si posibleng bagyong Dodong. Dito naman papakita natin sa ating wind map kung ano nga yung magiging direksyon nitong mga nasabing bagyo. Pagkatapos po niyan dumaan dito sa may parte ng coastal water ng ating Northern Luzon, ito nga posibleng bagyong Dodong. Mapapansin niyo naman yung malalakas na hangin ay mararanasan ng halos sa buong bansa. At ito naman po yung ating imo-monitor na low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Papasok po yan ng ating power line bilang isang tropical depression. Makikita niyo po yung lawak nitong nasasakupan nitong posibleng panibagong bagyo. Inuulit natin na yung ating advance weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Kaya mag-iingat po tayo palagi dahil mas maganda na po mas maaga tayong...